Magandang araw, Sir Joseph. Ako nga po pala si Danny. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ko sa isang aswang, patay na rin ang mga pangyayari sa buhay ko kasama ang Tiyo Larry na isang manggagamot sa kanilang probinsya sa probinsya ng Agusan del Norte. Isa siyang manggagamot at albularyo din. Hindi po ako taga roon, pero may kalapitan na rin naman ang lugar namin. Dito kasi ako lumaki sa poder ng aking ina. Ang aking amay ang panganay na kapatid ni Tiyo Larry at dito kami tumira sa probinsya ng aking ina. Masaya naman po kami noong una na naninirahan rito sa lugar na ito. Maraming mga kalaro, mga kababata kong makukulit. Meron ding mga kwentong bayan na madalas na ipanakot sa aming magkakababata. Minsan, yung mga sinasalvage sa mga sapa o ilog, sinasabi ng mga matatanda na gawa raw ito ng aswang. At syempre, kaming mga bata pa noon ay naniniwala sa ganon hanggang sa magkaisip na kamit na laman naming gawa rin pala ito ng mga tao. Alam ko sa sarili kong hindi totoo ang mga kababalaghan na ganon, lalo na noong makatungtong na ako ng kolehiyo. Nagkaroon ng kaunting kayabangan sa sarili, piling alam na ang lahat, at piling nakakalamang na sa lahat ng nakakausap. Hindi ko po alam, pero ganun pala talaga ang tingin nila sa akin, lalo na kapag may mga bagay akong itinatama, yung mga bagay na paniniwala nila, katulad ng mga aso na kapag umalulong ay agad na nilang pinapakatay o ibinebenta para katayin. Isipin nyo na lamang kasi, walang kamali-mali na aso ang isasakropisyo nyo para lamang sa nakasanayan. Doon ako galit na galit, walang matibay na ebidensya na magpapatunay rito. Hindi ako pet lover o ano pa, iniisip ko lang na paano kung sa susunod nating buhay ay maging aso tayo. Paano kung gawin sa atin ang mga bagay na ginagawa nating paglalapastangan o pagkitil sa mga walang kalaban-laban o wala man lamang ginagawang masama? Minsan nga, naiisip kong baka ang pag-alulong ng aso ay isang babala. O malay natin kung may bad spirits pala itong nakikita at balak na pasukin kayo sa inyong tahanan at siya pala ang dahilan kung bakit ito umalis, dahil tinataboy niya ito gamit ang kanyang pag-alulong. Pero hindi ko po kayo pinipigilan sa inyong paniniwala. Nais ko lamang mag-share ng aking karanasan at mga paniniwala ko rin. Alam ko pong mayroon tayong kanya-kanyang paniniwala, lalo na sa itaas, at ikinagalang ko po yon. Isang araw, nagtungo si nainay at itay sa probinsya nila sa Agusan. Hindi pa po ako nakakarating doon. Nagkaroon kasi ng emergency at nais na umuwi ng mga magulang ko ron. Naiwan kami sa bahay ng aking bunsong kapatid na si Joan. Dalawa lamang po kami magkakapatid. Isang high school student po siya at nasa 13 taong gulang pa lamang. May kataasan din si Joan at manang-mana sa aming ama. Samantalang ako'y nagmana sa ina na may maliliit na lahi. Sa 5 taong agwat namin ni Joan, halos magkasing taas lamang kami. Kaya naman minsan ay napagkakamalang ako pang bunso sa aming dalawa. Sa lumipas na 3 araw, kami lamang ng kapatid kong si Joan ang tao rito. Madalas kaming mag-away magkapatid na normal lang naman sa ibang kabataan. Siguro yung mga bata pa talaga kami, kaya talagang ganon. Pero noong isang gabi, habang natutulog kami ng mahimbing ng aking kapatid na si Joan, hindi namin namalaya na nalooban pala kami ng isang masamang loob. Kinabukasan ko na lamang nalaman noong ginigising ako ni Joan. Sabi niya, nakabukas raw ang pinto at gulo-gulo ang aming bahay. Halatang pinaghahalongkat ang lahat ng aming mga gamit. Nawala ang mga pera at cellphone, pati na rin ang ibang alahas ng aking mga magulang. Agad kaming nakisuyo sa kapitbahay at sa barangay upang makontak ang aming mga magulang. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin. Iniisip ko noon na siguradong papagalitan kami
sapagkat naging pabaya kaming dalawang magkapatid. Pero kabaligtaran ang nangyari, mas inalala pa kami ng aming mga magulang at mabuti raw na ganun lamang ang nangyari. Agad naman silang umuwi matapos malaman yon. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, noong bumalik sila kasama na si Tio Larry na hindi ko rin alam nung una kung bakit ito sumama, sapagkat sabi sa akin ni Papa na ayaw rin itong umalis sa kanilang bayan. Nagmano kami kaagad sa kanya, makisig si Tio, mataas at may kagwapuhan rin. Yun nga lang, parang masyadong istrikto, saka parang ang hirap biruin. Noong araw ding yon, agad na pumasok sa loob ng bahay ang Tio. Dito niya pinagmamasdan ang lahat ng bagay-bagay sa aming bahay. Nang makita niyang isang kapares ng tsinelas, nagulat ako noong sabihin niyang ito siguro ang tsinelas ng magnanakaw. Sabi ko naman ay siguro nga, kasi ngayon ko lamang nakita ang tsinelas na yon doon sa amin. Ang nakakapagtaka lang, paano niyang nalaman na yon ang tsinelas ng magnanakaw samantalang ngayon pa lamang siya nakarating sa aming bahay. Agad niya itong kinuha at nagagilap pa ng maaaring maging bakas na naiwan ng magnanakaw. Ngunit maya-maya lamang ng kaunti, bumalik na siya sa harapan namin at sinabing malalaman daw niya kung sino ang nanloob sa aming bahay. Dito ko nakita ang Papa na tila ba naniniwala sa aking Tio. Pero kaming magkapatid ay medyo nahihiwagaan at parang ayaw kong maniwala na kaya niya iyong gawin. Kung pagmamasdan mo naman ang kanyang itsura, hindi mo maikakailang walang bahid ng pagsisinungaling ang kanyang kalooban. Tila ba alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi siya ng totoo. Hanggang maya-maya lang, dumating ng mga barangay officials, kasama nito si Cap, at tinanong kung ano ba ang nangyari. Nagalit pa nga ang Papa ko nun sa mga opisyal ng barangay sapagkat nauna pa silang nakauwi kaysa sa responde nila. Sabi naman ng mga barangay officials na wala silang natanggap na reklamo, kaya naman hindi nila ito agad napundahan. Noong nagpatrol daw sila, ay hinarang daw sila ng isa sa mga kapitbahay namin at sinabing may nanakawan ngang nangyari dito. Nang magkaayos sila Papa't ang mga barangay officials, agad namang nagtungo sa kwarto sina Papa't Tio Larry. Hanggang sa sumunod ako sa kanila, dahil parang nahihiwagaan ako sa kinikilos ng Tio, dito ko na nga nakita at nasaksihan ang tila ba isang orasyong ginagawa nito. Habang nakapikit at may hawak siyang isang parang kwintas na hindi kumawari kung tanso ba o ginto. Pero ang kwintas na yon, hugis bilog na may nakaukit na parang isang bata. Yung bata'y may helo na nakapalibot sa katawan o parang may bilog na nakapalibot rito. Pinagmasdan ko talaga ang kwintas kasi ngayon noon pa lamang ako nakakita ng ganon. Nang ilang saglit pa, biglang pumulong ang Tio at sa marahan at mahinang pagbulong nito na hindi ko maintindihan ang lingwahe. Para siyang Latin na ewan, basta hindi talaga wika na galing sa Pinas. Matapos ang ilang segundo na pinagsasambit niyang yon, nagulat ako nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at para bang nakita na niya ang kanyang dapat ay gawin. Agad niyang hinawakan ng tsinelas na naiwan ng magnanakaw at nang ito'y ipatong niya sa isang lamisitang maliit sa aming kwarto, agad na sinindihan ng kandilang nasa kanyang harapan. Ang kandila pong ito'y kakaiba. Noon lamang din ako nakakita ng ganoong hugis ng kandila. Yung kulay niya'y parang dugo, kulay pula, tapos yung hugis niya'y hindi ko mawari kung bakit bukol-bukol o yung may paalon-alon. Ilang saglit pa, nagsalita muli ang Tio at bumulong na naman. Sa pagkakataong yon, naiintindihan ko na ang kanyang mga winika. Tagalog na kasi ito, tapos itandang tanda ko pa ang mga salitang binitawan nito. Manghingi ka ng kapatawaran sa iyong mga ginawa. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang yon. Nang mga nakahigit 10 beses niyang pagbanggit doon, iniba na naman niya ang kanyang winika.
hindi mo na masisilayan ang liwanag kung hindi ka pa manghihingi ng tawad. Wika nitong muli. Nanooy naiintindihan ko na kung ano o kung kanino niya ito nais iparating sa magnanakaw na ng loob sa aming tahanan. Doon nga natapos ang orasyon ng Tito Larry at agad nagsabi kay Papa na magpahinga na raw siya. Nagtanong naman ako kay Papa kung ano ba ang ginagawa ng Tiyo, pero ang sabi niya sa akin ay malalaman ko rin daw ang sagot maya-maya lang. Matapos sabihin iyon ng Papa ay nagtungo na ako kaagad sa basketball court. Ganoon kasing oras ay naglalaro na ako ng basketball at naging bisyo ko na ito. Sa katunayan, isa akong player ng aming barangay na lumalaban sa ibang karatig na barangay. Nang maya-maya lang, habang hawak-hawak ko ang bola at nagtatangkang itira ito sa ring, narinig ko ang boses ni Joanne. Kuya, tawag ka ni Papa. Sigaw nito sa akin. Bakit daw? Pabalik kong tanong sa kanya. Basta bilisan mo, kailangan ka ron. At nagmadali ngang umuwi si Joanne at ako naman ay agad ring itinigil ang laro. Kahit na ito'y malaki ang pusta, batid naman nila na parang emergency at dapat kong uwian yon. Kaya pumayag ang mga kalaban at kakampi ko na itigil muna ito pansamantala. Nang nagmamadaling umuwi, napansin kong napakaraming tao sa bahay. Agad akong kinabahan. Alam kong may nangyayaring hindi maganda. At nang makarating na ako ron, agad akong itinuro ni Aling Nora yung katabing bahay namin. Ayan na pala si Danny eh. Pagbungad nito. Bakit po? Ano pong nangyayari? Pagkasabing pagkasabi ko noon, agad na lumuhod sa aking harapan si Torres. Apelyido po niya. Kababata ko ito at medyo hindi rin magandang pagkakakilala namin dahil mula pa noon madalas na kaming mag-away sa eskwela, sa basketball court at maging sa mga sayawan. Madalas kaming mag-abot nito at nahahantong pa sa suntukan. Dito ko na nalaman na siya pala ang nanloob sa amin kagabi. Danny, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Parang awa mo na. At napansin kong nanghihina ito. Maya-maya lang isumusuka na rin ito ng napakarami. Yung isinusuko niya ay kulay berde na. Yung bang wala ng laman ng bituka niya sa kanyang kakasuka. Sabi ng kanyang mga magulang, kanina pa raw suka ng suka ang anak nila at nakakarinig daw ito ng mga salita na maghingi daw ng tawad sa mga ginawang masama. Nang marinig ko ngayon, agad kong inilibot ang aking paningin nang makita ko sa tabi ng pintuan ng aming bahay si Tiyo Larry. Nakangiti ito sa akin at saka kumikindat. Dito ko na naalala ang mga sinambit niya kanina habang nag-oorasyon siya. Nang maya-maya lamang ay inulit na naman ni Torres ang kanyang sinambit na pagmamakaawa. Agad ko na siyang sinabihan na ibalik na lamang niya ang kanyang mga ninakaw at papatawarin ko na siya. Nang makita ko ang cellphone at mga pera at ibang alas na hawak-hawak na ng aking ina, dito ko na sinabing wag na lamang niyang uulitin at pinapatawad ko na siya. Sa maniwala po kayo at sa hindi, bigla siyang nahulas. Pinagpawisan ng malagkit at naghihingi ng tubig na animoy dumaan sa disyerto. Sobrang uhaw na uhaw, nawala na rin ang kanyang pag-ubo at ang kanyang pagsusuka. Nang ilang saglit pa, sinabi niyang uuwi na siya at hindi na muli pang gagawin iyon sa amin. Tumango naman ako sa kanya at agad na rin pumasok sa bahay na mayroong pa rin pagtataka sa aking pag-iisip. Hindi ko malaman kung ano ang nangyayari, paano nagawa iyon ng Tiyo, o baka naman nagkataon lamang. Pero hindi, malakas talaga ang kutob ko na totoo ang ginawa niya. Nang makalapit na ako sa Tiyo para sana itanong ang tungkol doon, hindi ko na nagawa nang makaramdam ako ng pamimigat ng aking katawan.
Yun bang parang may isang bata ang sumampa sa aking balikat? Ganun ang pakiramdam ko. Pero nang tinapik ako ng tiyo sa balikat, biglang gumaan. Nakakapangilabot talaga. Hindi ko na malaman ang sasabihin ko. Nang umiti sa akin ang tiyo Larry, kaya naman nawala na ang kaba ko ng mga oras na yon. Ilang oras lamang ang nakalipas, nagapunan na kami. Tingin ako ng tingin sa tiyo Larry habang kumakain nito. Nang mapansin ko siyang sa bawat isang subo ng kanin at para siyang may ibinubulong, hindi ko naman marinig dahil medyo magkalayo kami ng pwesto. Naisip kong baka nagdarasal na naman ito, pero bakit habang kumakain? Nakakapagtaka talaga. Nang mga oras na yon, nagsalita ang papa ko. Ang sabi sa akin, bumili raw ako ng isang bote ng gin pagkatapos namin kumain. Sumagot naman ako ng opo. Alam ko nang nais nilang gawin. Mag-iinuman sila ni Tiyo. Pero bakit isang gin lamang ang pinabili sa akin ni Papa? Doon ko napagtanto na ang isang bote ng gin ay kulang pa nga minsan sa kanya. Pero ngayong may kiinuman siya, isa lang ang kanyang pinabili. Nang makabili ako'y binigay ko na kaagad sa kanya. Doon ko na nalaman na hindi pala umiinom ang Tiyo. Bawal daw sa kanya. Akala ko ngayon may sakit ito, pero nang marinig ko ang pag-uusap nila, nalaman kong nawawala daw ang bisa ng kanyang anting-anting kapag umiinom siya ng alak. Doon ko na nga nalaman na mayroon palang anting-anting ang Tiyo. Patuloy ko lamang silang pinakikinggan sa kanilang pag-uusap nang mapansin kong bigla na lamang tumahimik ang kanilang pag-uusap. Kaya naman sa kabila ng isang kwarto kung saan ako naroroon, agad ko silang pinuntahan at baka mayroon lamang sila kung anong ginagawa. Hindi nga ako nagkamali. Nakita ko ang Tiyo. May hawak-hawak na itong punyal. Napakakintab pa nito na kulay tanso. Maliit na kutsilyo lamang ito na parang mayroong kakaiba. Sapagkat papalapit siya kay Papa, sisigaw na sana ako dahil baka patayin niya ang Papa. Nang mapabaling ako sa bintana kung saan nakabaling din ang mata ng Tiyo Larry, halos manginig ako sa takot nang makitang isang napakalaking pakpak ng paniki. Hindi ako makapaniwala. Paano nagkaroon ng ganoon na humahampas pa? Tapos noong makalapit na ang Tiyo sa bintana, hindi na niya nailabas ang kanyang braso dito. Winasiwas niya na lamang ito sa loob ng bahay at para bang may binubulong na naman. Nakita ko talaga ang itsura ng napakapangit na isang manananggal. Hindi ako makapaniwala sa aking mga natanaw. Parang alambre sa tigas ng mga buhok ng manananggal na yon, tapos naglalaway pa siya. Nang ilang saglit lamang ay nagmadali na itong lumayo. Kitang kita ko po ang naglalaylayan pang mga bituka niya. Napakabaho talaga nun. At nang mapansin ng Tiyo na nakatingin ako sa kanya, dito na siya bumalik sa kanyang kinauupuan. Napansin ko na si Papa ay hindi nagsasalita na nakaharap sa upuan na pinanggalingan ng Tiyo. Nang maya-maya lang, parang pumitik ng daliri ang Tiyo at bigla na lamang nagsalita ang Papa ko na parang walang alam sa mga nangyari. Agad naman na tumingin sa akin ng Tiyo na parang nais niyang sabihing huwag akong maingay. Kinabukasan, habang nagtitimlan ng kape, nakita ko si Tiyo Larry na nakahiga sa duyan sa likod ng aming bahay. Lakas loob ko siyang nilapitan. Noong makapagtimpla na ako ng dalawang tasa ng kape, agad ko siyang inalok nito at nagtanong ng mga bagay-bagay. Una kong itinanong sa kanya kung nasaan na ang kanyang mga anak. Pero ang sabi ni Tiyo sa akin, nasa bahay lamang doon ang kanyang asawa. Medyo naguguluhan ako sa mga sinambit niya, kaya nagtanong akong muli kung ano ba ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga binitawang salita. Dito ko na nalaman na hindi niya nakakasama sa pang-araw-araw na buhay ang kanyang pamilya. Naghahatid na lamang daw siya ng pera o pagkain sa loob ng isang buwan. Nakatira pala ang Tiyo sa isang liblib na lugar
kung saan mag-isa lamang siya doon. Wala ring mga kapitbahay. Sabi pa ng tiyo, ayaw na raw niya na madamay ang kanyang pamilya sa kanyang mga gagawin o sa kanyang mga gawain. Dito na siya nagkwento ng kanyang mga pakikipagsagupan sa mga masasamang elemento at mga laman lupa maging sa mga aswang. Noong bata pa si Tiyo Larry, tampulan daw siya ng tukso o yung mga batang binubuli ng mga kalaro. Ganoon daw ang tiyo, ngunit hindi siya lumalaban sa mga ito. Basta wag lamang siyang hahawakan o sasaktan ng pisikal. Isang araw, habang nasa tabing ilog ang tiyo, may tumaan daw na isang matandang lalaki at nagtanong sa kanya kung saan maaaring uminom ng tubig. Ang sabi naman niya ay malinis ang ilog at pwede itong inumin. Kaya naman nagpasalamat daw ang matanda at dahan-dahang lumapit sa ilog, pero ang tiyo ay pinigilan ito sapagkat delikado para sa kanya kung siya ang kukuha ng tubig. Tanong pa niya kung mayroon daw ba itong pangsalok ng tubig para siya na lamang ang kukuha para sa matanda, pero wala daw itong dala. Kaya sinabihan niya na lamang itong maghintay ng sandali. Agad-agad na tumakbo ang tiyo, pumunta sa isang puno ng niyog. Alam niyang kapag ito'y nabalatan, maaari mo itong gamiting pansalok. Nang akyatin niya nga ito'y nakakuha siya ng isang bunga at dali-daling bumaba upang tanggalin ang balat nito. Humanap siya ng matulis na bagay upang ipangbalat sa niyog na yon. Nang hindi niya naman ito mabuksan sapagkat may kahinaan pa siya noon, payat ang kanyang pangangatawan. Iginala niyang muli ang kanyang paningin nang makita ang isang baon na may kalumaan na. Mayroon pala sa paligid nito kaya hindi na niya binuksan ang bunga ng niyog na nahihirapan siyang buksan. Agad siyang tumakbo palapit sa ilog kung saan naroon ang matanda. Pero noong daladala na niya ang pangsalok sa tubig, hindi na niya makita ang matanda ron. Hanggang sa makakita siya ng isang kwintas na mayroong palawit na tanso na tinatawag niyang medalyon. Ipinakita niya pa sa akin ito ng malapitan. Kitang-kita kong alagang-alaga niya ang kanyang medalyon. Makinis kasi ito at parang laging pinupunasan. Balik po tayo sa kanyang kwento. Noong nasa kanya na nga ang medalyon na yon, pansin niya na parang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Parang nagkaroon siya ng lakas at parang naging matalas daw ang kanyang pandinig. Agad na itong umuwi sa kanilang bahay upang magsaing sapagkat siya ang gumagawa nun. Dahil ang papa ko'y kanyang nakakatandang kapatid at binata pa noon at palaging kasama ang kanilang ama sa gawaing bukid hanggang sa mag-aral na raw si papa at dito na nga nakilala ang inay. Hanggang lumipas daw ang ilang taon, napapansin ng tiyo na may kakaiba na sa kanyang medalyon. Parang lagi siyang aktibo sa lahat ng bagay. Nang isang gabi, buntis ang kanilang pinsan at may kalapitan lamang ang bahay nito sa kanila. Narinig niya ang sigaw ng kanyang pinsan na humihiyaw ng aswang. Napabalikwas naman ang tiyo noong malino niyang naririnig yon. Agad siyang nagtungo sa bahay noon at matapang na pumasok sa loob. Pagkakita niya sa kanyang pinsan at sa iba pang mga kasama nito, nasa may sulok sila ng bahay at itinuturo ang bubong na mayroon daw kumakaluskos at inilawit pa raw ang kamay na mabalahibo. Nagsigawan silang lahat sa takot at hindi alam ang gagawin. Nang maya-maya pa'y lumitaw na naman ang kamay sa butas ng bubong na gawa nito, maging ang tiyo, hindi alam ang gagawin, pero tinapangan niya raw ang kanyang sarili nang makita ang isang bagay sa paligid niya. Agad niya itong ibinato sa bubong ng bahay, pero kahit daw tamaan niya ito, hindi raw natitinag ang aswang. Patuloy na binubuklat ang bubungan. Nang maisip ng tiyo na humbarin ang kanyang medalyon at inihagis niya ito sa bubong. Sabi pa ng tiyo, hindi niya rin daw alam kung bakit niya yun ginawa.
Parang mayroon daw nag-utos sa kanyang gawin yon. Nang magawa nga niya yon, nagulat na lamang ang lahat ng magsisigaw ang nasabing aswang sa bubong na para bang nilalati ko ito. Napakatinis ng paghiyaw ng nasabing aswang hanggang sa malaglag daw ito sa bubong. Nalaglag naman ang medalyon ng tiyo at agad niyang kinuha. Nang lumabas sila para alamin ang nangyari sa nahulog na aswang, nasa pinto pa lamang sila ng kanilang bahay nang makita nila ang naghihingalong aswang. Napakaitim daw ng balat, tapos yung ngipin at mga kuko nito'y mahahaba raw. Kahit na natatakot ang tiyo, tinapangan niya ang sarili na lumapit dito. Batid niyang natatakot ang aswang sa kanyang medalyon. Nang dahan-dahang lumalapit ang tiyo, seryoso naman siyang pinapanood ang kanyang mga kamag-anakan sa kanyang gagawin. Maging ang mga ito'y nagtataka rin sa kanya. Nang makalapit na nga siya sa kinahihigaan ng aswang na ito, agad niyang inilapit ang kanyang medalyon sa pagmumuka ng aswang. Kitang-kita niya ang lalo pang paghuhumiyaw nito. Nang lapitan ng kanyang tiyo na tatay naman ng pinsan niyang buntis, agad itong pinalo ng daladalang dos por dos sa muka, ulo, pati sa buong katawan. Walang humpay na paggagupit ang ginagawa niya rito. Pero nang mapagod na ang tiyo niya, napahinto ito at nakita nilang unti-unting naghihilom ang mga sugat na bigay ng kanyang paggagupit rito. Napatras naman daw ang tiyo niya noon na tila natakot na baka balikan siya ng aswang. Nang kinuha ni Tiyo Larry ang 2x2 na pinangahampas nito, siya naman ang pumalo sa aswang at ang layo daw ng pagkakaiba. Bawat hampas ay mararamdaman mo raw na nasasaktan ng gusto ang nasabing aswang. Bawat hagupit ay tila papanaw na ito. Nang ilang sandali pa'y hindi na maghilom ang mga sugat at tuluyan ng namaalam ang nilalang na yon. Nang unti-unti itong bumalik sa dating anyo, isang matandang babae na hindi na makilala ang pagmumuka dahil sa dami ng pagampas na kanilang ginawa, agad-agad naman nila itong inilibing sa likod ng kanilang bahay. Kinabukasan, kinakabahan din sila sa mga posibleng mangyari sapagkat alam nilang wala silang ebidensya na magpapatunay na aswang ang kanilang napas lang. Pero makalipas daw ang ilang linggo na wala namang naghahanap sa matanda, ibig lamang sabihin ay wala raw itong kamag-anak na naroroon. Natuwa naman si Tiyo Larry nang makapas lang ng aswang sa kauna-unahang pagkakataon. Dito na nagsimula ang masalimuot niyang pakikibaka sa mga nilalang na hindi kapanipaniwala. Taong 1980, nasa kabinataan pa siya noong nakilala niya si Lydia, isang magandang dalaga na bagong lipat lamang sa kanilang baryo. Mainhin ang dalaga tila umiiwas sa mga tao at tanging mga kasama lamang nito sa kanilang bagong tirahan ay ang kanyang ina. Dalawa lamang silang naroon. Hanggang isang gabi, napansin ni Tiyo Larry na napakaraming mga binata ang nakapila sa tahanan ni Lydia. Alam na niya ang mga nangyayari noong makita niyang iba rito na may hawak-hawak na bulaklak at yung iba pa raw ay may hawak na gitara. Nang makalapit siya sa mga binatang yon, napansin niyang isang napakagandang si Lydia na nakikipag-usap sa kanyang mga manliligaw. Pero napansin rin niya ang ina nito na nakaharang sa pinto at sinasabing huwag magtulakan at papapasukin niya ang lahat ng isa-isa lamang. Nakangiti naman ang Tiyo Larry na naisipan ding makipila. Sa tagal ng bawat isa ay umabot na ng 4 na oras siyang naroon at noong siya narawang aakyat para manligaw sa dalaga sapagkat isa na lamang ang natitirang kaharap ni Lydia doon sa loob ng kanilang tahanan. Dito'y pinigilan daw siya ng ina nito at sinabing inaantok na ang dalaga at yung isang natitira na lamang sa loob ang pinakahuling manliligaw. Napatingin naman siya kay Lydia at sa kaharap nito na binata. Nakita niyang binata na sinusundan niya sa pila kanina. Napayuko na lamang ang tiyo sapagkat alam niyang wala naman siyang magagawa. Sinabi niya rin na bukas din ay babalik siya upang manligaw. Pero ang mukha ng ina ni Lydia parang nakakunot ang noo.
Maging ang dalaga naman ay nahihiya rin ang napayoko na lamang. Kinabukasan, nagising na lamang si Tio Larry sa ingay ng mga kapitbahay. Dali-dali siyang bumangon at sumilip sa bintana nang makita niyang mga nagkukumpulang mga kapitbahay. Agad siyang lumabas upang makasagap ng balita sa mga nangyayaring kaguluhan. Nang malaman niya na ang pinagkakaguluhan ng lahat ay ang isang bangkay sa hindi kalayuan. Natagpuan daw itong walang laman loob at pinaghihinala ang isang asawang ang may sala. Agad na inalam ni Tio ang kinaroroonan nito at nang malaman niya agad-agad niya rin itong tinungo. Pagkarating niya sa kinaroroonan ng bangkay, halos hindi makapaniwala si Tio sa kanyang mga nakita at kung sino ang may-ari ng katawan na mukhang nilapa ng mga aswang. Pagkarating ni Tio roon sa kinaroroonan ng bangkay, napansin niya ang isang suot nito na pamilyar sa kanya. Ang damit na suot ng biktima ay ang damit na suot noong huling nanliligaw kay Lydia. Kung tama ang hinala ni Tio, may kinalaman ang mag-ina sa nangyaring krimen na yon. Agad na bumalik si Tio sa kanilang tahanan at nag-iisip ito ng mga dapat niyang gawin. Hanggang sa sumapit ang takip silim. Batid ni Tio Larry na magkakaroon na naman ng biktima ang mag-inang yon, kaya nagpa siya itong muling magtungo sa bahay nila Lydia. Daladala ang anting-anting at ang isang maliit na punyal. Pagkarating na pagkarating niya, napakarami na namang pila. At nakita niya si Lydia mula sa bintana na may kaharap na isang manliligaw. Nagmamasid-masid muna ito sa paligid. At kung tama ang hinala niya, kapag natapos na ang lahat sa panliligaw, ay ang huling manliligaw ang gagawin nilang biktima. Tumambay muna si Tio Larry sa malapit sa bahay na yon at hinintay na maubos ang pagkahaba-habang pila. Nakakailang istik na rin ito ng Yossi habang matyagang hinihintay na maubos ang mga manliligaw. Nang isa na lamang ang natitira, doon na tinalasan ni Tio ang kanyang paningin. Nagulat ito nang pumasok sa loob ng tahanan ng nasabing huling manliligaw. Agad kasing isinara ng ina ni Lydia ang pinto ng kanilang tahanan. Alam na ni Tio na mayroong masamang gagawin na mag-ina, kaya dali-dali nang lumapit ito sa tahanan yon. Nang makalapit, dahan-dahan niyang sinilip mula sa maliit na butas ang nangyayari sa loob na yon. Nang halos magtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan, nang makitang nakahandusin ang lalaki sa lapag na may tabla-tablang sahig. Nanlulumahid ito sa dugo habang kinakain ng ina ni Lydia ang laman loob ng lalaking yon. Ngunit si Lydia ay nasa isang tabi lamang at halatang natatakot ito. Hindi rin siya gumagalaw at ang kanyang ina lamang ang mag-isang lumalantak sa katawan ng lalaki. Nang matapang na binuksan ni Tio Larry ang pinto ng bahay, napabalikwas naman ang dalaga nang makita ang Tio na naroon. Ang nanay naman ni Tila ba hindi pinapansin ang pagpasok ni Tio Larry. Tumingin lamang ito ng sandali at ibinaling na naman sa pagkain ng mga laman loob ng lalaki. Nagtataka man ang Tio kung bakit napakabilis ng pangyayari ni hindi man lamang niya narinig na sumigaw ito. Naisip niya na mabilis na dinukot ng ina ni Lydia ang puso ng lalaki para mabilis itong bawian ng buhay. Kaya naman, hindi na ito nakagawa pa ng ingay. Nang mapansin nga ni Tio Larry na tila hindi siya pinapansin ng aswang, agad niya itong nilapitan at sa malapitan ay kitang-kita ni Tio ang itsura ng ina ni Lydia. Isang napakapangit na pagmumuka. Kulukulubot ito na may matutulis na kukot ngipin. Ang tainga rin ito'y medyo patulis. Noon lamang nakakita ang Tio sa kanyang harap-harapan mismo ng isang nilalang na kumakain ng sariwang laman loob ng tao. Natatakot man, nilakasan pa rin ng Tio Larry ang kanyang loob. Nilapitan niya ng dahan-dahan ang aswang na noo'y nakatuon ang ginagawa sa pagkain sa mga laman loob ng binata. Nang hablutin ng Tio ang anting-anting na kanyang daladala, mula sa kanyang leg ay hinubad niya ito sa pagkakasukbit
at agarang inilapit sa walang pakialam na aswang na yon. Ngunit pagkadikit na pagkadikit nito sa likuran ng aswang, bigla itong humiyaw ng napakalakas. Ramdam niya na nasaktan ng nilalang na yon. Sa kanyang ginawa, bumalikwas naman ang aswang sa kanyang harapan at nanlilisik ang mga mata nito na akmang susugurin siya. Ngunit napakalakas ng anting-anting na taglay ng tiyo, hindi makalapit sa kanya ang aswang na yon. Nang mapansin nga niya ito, mabilis niya itong nilapitan at ang aswang naman ay napapataras hanggang sa mapasandal ito sa sulok ng kanilang bahay. Nang mapansin ng tiyo na hindi ito nakakatakas sa kanya, kinuha niya ang punyal na kanyang daladala na iniipit niya sa kanyang shorts. Wala kasi siyang sukbitan nito, kaya naman doon yan muna ito nilalagay. Nang alam na ng tiyo larin na ito na ang pagkakataon niya upang paslangin ang nasabing aswang, agad niyang sinaksak ito sa dibdib at ang aswang ay wala nang nagawa pa, kundi ang humiyaw na lamang sa sakit na nararamdaman. Nang unti-unti na itong bawian ang buhay, agad na rin itong bumalik sa dati nitong anyo at lumagapak sa sahig, palatandaan na wala na itong buhay. Agad naman lumingon ng tiyo sa dalagang si Lydia. Alam niyang isa rin itong aswang, ngunit ito ang paglingon niya sa kanyang likod ng dalaga, ay nagulat siya nang makita itong lumuluha at mabilis na yumakap sa kanya. Salamat sa iyo at makakawala na rin ako sa mga pinagagawa sa akin ng babaeng yan. Umiiyak na sambit nito kay Tiyo Larry. Teka, hindi mo ba ina ang aswang na ito? Tanong naman sa kanya. Hindi, ang mga magulang ko'y nasa probinsya at siyang pumatay sa aking mga kapatid. Walang awa niyang kinain ng mga kapatid ko. At kung hindi raw ako sasama sa kanya, kakainin niya rin ng mga magulang ko. Kaya heto ako, nagpapanggap na isa niyang anak upang lahat ng manliligaw ko'y kanyang kakainin. Uwi ka ni Lydia habang walang tigil sa pag-iyak. Kaya pala, noong sumilip ako kanina sa butas, natatakot ka? Oo, hindi ako aswang. At ngayon nawala na siya, ligtas na ang aking mga magulang. Salamat sa iyo. Tatanawin ko itong utang na loob. Pasasalamat ng dalaga. Oo nga pala, ano ang gagawin natin sa mga ito? Tanong ng tiyo sa dalaga. Ako nang bahala. Sige na, umuwi ka na. Bukas na bukas ay aalis na rin ako at babalik na sa mga magulang ko. Larry, ako nga pala si Larry. Sana sa susunod ay magkita pa tayong muli. Pagpapakilala naman ng tiyo. Lydia, ako nga pala si Lydia. Nakangiting tugon naman ng dalaga. Doon na nagpaalam ang tiyo kay Lydia at mabilis na lumabas sa bahay na yon. Matapos nga nun, hindi na muli pang nakita ni Tiyo Larry ang babaeng yon. Maging ang mga patayan na katulad ng karumal-dumal ay hindi na nangyari pa sa kanilang lugar. Ilang taon pang lumipas, natuto na rin ng tiyo sa mga iba pang kapaki-pakinabang na gawain tulad ng panggagamot. Natutunan niya ito sa isang manggagamot rin sa kanilang lugar. Madalas kasi ang tiyo na pumaparoon upang magpaturo dito. Naging mabilis naman ang kanyang pag-unawa, kaya hindi naman nahihirapan ang manggagamot na siya'y turuan. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan, nagpa siya ang tiyo na magtungo muli sa kinaroroonan ng kanyang guro sa kanyang panggagamot. Hindi niya rin mawari ang dahilan kung bakit nais niyang magtungo roon. Batid niya sa kanyang sarili na mayroong mangyayaring hindi maganda. Pagkarating na pagkarating niya, bumungad sa kanya ang kanyang guro na nakikipaglaban sa mga aswang. Napakaraming aswang ang naroon, ngunit napangiti na lamang ang tiyo nang makitang tila nananaig pa ang kanyang guro, sapagkat ang apat na aswang ay tila hindi makalapit sa kanyang guro. Ngunit nagbago ang ngiti sa mukha ng tiyo nang mapansin ang isang kamay ng guro niya na nakahawak sa tagiliran. Napansin niya na ang tagiliran ng kanyang guro ay mayroong malalang sugat.
tumutulo ang napakaraming dugo. Nagpapanggap lamang pala ito na siya'y maayos lamang nakatayuan. Nang lumapit ang tiyo, mabilis niyang inilabas ang kanyang punyal at saka matapang na nilapitan ng mga aswang. Nang makita naman ng aswang ang kanyang anting-anting, mabilis ang mga ito na humaripas sa pagtakbo. Pagkalis na mga ito, agad na bumagsak mula sa kinatatayuan ng kanyang guro. Apo, ano ang nangyayari? Tanong ng tiyo. Iyo, hindi ko inaasahan na darating ka ngayon dito. Hindi ko rin inaasahan na mayroon palang mga nakamasid na aswang sa paligid. Naisalin ko na sa iyo ang mga kaalaman ko at ang iba kong taglay na ilipat ko sa iyo. Kaya naging matalas ang iyong pakiramdam at yun ang dahilan kung bakit ka pinapunta rito ng iyong damdamin. Kaya ito ko, iho. Hindi ko na nalaman na may panganib sa paligid. Sambit ng kanyang guro na bigla na ring namaalam noong mga sandaling yon. Humiyaw naman sa galit ang tiyo sa pagkawala ng itinuturing niyang isang ama. Si Apo, yan ang tawag niya sa kanyang guro sa panggagamot. Bagamat maraming alam ang manggagamot na yon, eh wala naman itong sapat na lakas upang makipagbuno sa napakaraming aswang. Doon na nagsimula ang pakikipaglaban ng tiyo sa mga aswang. Ilang araw pa ang lumipas, habang nasa himbing ng pagtulog ang tiyo Larry, bigla itong nagising na makarnig ng pagkatok sa kanilang pintuan at mga boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Alam ng tiyo na mga kapitbahay niya lamang ang mga ito na naghihingi ng tulong sa kanya. Agad na bumangon ng tiyo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagkabukas niya sa pinto ng kanilang tahanan, nakita niyang ilan sa mga pinsan na natataranta ang mga pagmumuka hanggang sa mabilis na nagsalita ang isa. Larry, bilisan mo! May aswang sa bubong ng bahay nila, Sally! Natatarantang sambit ng kanyang pinsan. Si Sally isang kapitbahay nila na kaedad lamang din nila. Kababata nila si Sally. Nanoo'y nagdadalang tao naman matapos itong mabuntis ng kanyang nobyo. Agad na bumalik ang tiyo Larry sa kanyang kwarto. Kinuha ang buntot pagi, pati na rin ang mga pangontra tulad ng bawang at asin, habang nakasukbit naman sa kanya ang kanyang anting-anting. Nang makarating na nga sila sa tahanan ni Sally, nagtaasa ng mga balahibo ng lahat sa nakita nilang nilalang na nasa taas ng bubungan. Isang napakaitim na tao na may mabalahibong katawan at muka. Nanlilisik din ang mga mata nito na tila ba hayok na hayok sa laman ng tao. Lahat sila'y takot na takot maliban lamang kay Tiyo Larry. Agad na hinawakan ng mahigpit ang kanyang daladalang buntot pagi at inihagis sa buong paligid ang asin at bawang para hindi sila atakihin ng mga nasabing nilalang o nang nasabing nilalang na nasa bubungan. Matapos noon, pinaghahambalos ni Tiyo ng buntot pagi ang dingding ng bahay nila Sally. Kitang-kita ng lahat kung paanong natakot ang nilalang at mabilis na lumundag sa punong katabi nito. Hahabulin naman ito ng mga tao nang sabihin ng Tiyo Larry na huwag na lamang tulmuloy sapagkat hindi basta-basta ang aswang na yon. Maaari silang mapahama kung wala silang kakayahan upang harapin ang mga kampo ng kadiliman. Matapos nga nilang marinig ang mga sinambit ng Tiyo, agad silang huminto sa kanilang gagawin sana. Nang pumasok ng lahat sa tahanan nila Sally upang kamustahin ang buntis, maayos naman ito at abot ang pasasalamat sa Tiyo Larry. Maging ang asawa ni Sally nagpapasalamat din. Agad nitong tinungo ang kanilang kusina upang ipagtimpla ng kape ang mga bisita sa loob ng kanilang tahanan. Nang tumanggi ang Tiyo sapagkat inaantok na raw ito at nais na niyang matulog. Kaya naman wala nang nagawa pang mga ito nang magpaalam ng uuwi't matutulog na. Pagkauwi ng Tiyo'y ipinagpatuloy niyang nauudlot niyang paghimbing nang mapanaginipan niya ang dalagang si Lydia. Nakaupo ito sa ilalim ng puno habang nakasuot ng isang damit pangkasal. Napakaganda ni Lydia
Habang nakangiti ito sa tiyo, nakaramdam ng kilig ang tiyo nang makitang napakagandang pagngiti ng dalaga sa kanya. Mabilis niya naman itong nilapitan at tangkang hahawakan na ito. Nang bigla itong magising sa pagkakatulog, napansin ang tiyo na umaga na pala. Nagkaroon naman ng ngiti sa kanyang mga labi nang maalala ang dalagang si Lydia, hanggang sa may narinig na katok sa kanilang pintuan. At noong tinanong niya kung sino ito, natinigan niya ang kanyang pinsan na sinasabing, "Larry, may naghahanap sa iyo. Gusto ka raw makita." Uwi ka nito mula sa labas ng bahay ng tiyo. Napangiti naman ng tiyo at hindi inaasahan kung sino ang kanyang makikita. Noon ngang binuksan na ni tiyo ang pinto, laking gulat niya nang makita ang anak ni Apo, ang kanyang guro. Ang anak nito'y halos kaedad lamang din niya. Isang binatilyo na lumaki na sa syudad at hindi sa piling ng kanyang ama. Nakangiti itong bumati kay Tiyo Larry. "Larry, pasensya ka na't naistorbo ko ang pagtulog mo. Siya nga pala, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais kasi namin ang inay na ibigay na lamang sa iyo ang tahanan na itay. Tutalay, ikaw naman ang madalas niyang makasama. Nakakasiguro kaming aalagaan mo ng maayos ang tahanan niya." Nakangiting wika nito kay Tiyo. Sige, salamat sa inyo. Ako nang bahala sa tahanan ni Apo. Ipagpapatuloy ko na rin ang kanyang gawain." Nakangiting tugon naman nito. Sige, salamat sa iyo Larry. Hanggang sa muli, hindi na ako magtatagal at kailangan pa ako ng inay." Noong nakaalis na nga ang anak ni Apo, hindi naman maipinta ang mukha ni Tiyo na inaasahang si Lydia ang kanyang makikita. Tinignan niya lamang ang kanyang pinsan na nooy tumawag sa kanya upang bumangon, matapos ay isinara na ang pinto ng Tiyo at bumalik na sa kanyang higaan. Humiga muli ito at umaasang babalik sa kanyang panaginip. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na niya mapanaginipan pa ang dalaga. Kaya naman bumalikwas na lamang ito na tila naaasar. Bumangon ng tiyo at nagtimpla ng kape. Hanggang sa maisipan na nitong puntahan ng kanyang bagong tahanan, ang tahanan ng kanyang guro na si Apo. Nagpasya na ang tiyo na ililipat ang kanyang mga kagamitan doon at doon niya naisipan na manirahan. Alam niyang marami ang mga tao na nangangailangan kay Apo, kaya naman nais niyang ipagpatuloy ito. Lingid sa kanyang kaalaman, ang anting-anting na kanyang hawak ay bigay ng isang engkanto na nagpanggap na isang matanda. Hanggang sa isang araw, nagpakitang muli ang matanda na yon. Ang matanda na iinom sana ng tubig sa ilog at nais niyang tulungan. Agad namang naalala ni Tiyo ang mukha ng matanda, kaya walang paligoy-ligoy na nagtanong ang Tiyo. Lolo, hindi ba't kayo po ang nagmamay-ari ng anting-anting na ito?" Pagbungad ng Tiyo, sabay hawak sa anting-anting na nakasukbit sa kanyang leeg. "Tama ka, iho. Dahil sa busilak mong kalooban, sa iyo ko'y pinagkatiwala ang napaka makapangyarihang anting-anting na yan. Pero nais ko lang ipaalam sa iyo na maraming ipinagbabawal ang anting-anting." "Ha? Katulad po ng ano?" "Tulad ng pag-inom ng alak, bawal mo ring suotin ang anting-anting kapag ikaw ay natutulog, sapagkat mawawala ang bisa nito ng ilang araw. At sa mga araw na yon, pwedeng samantalahin ito ng iyong mga kalaban. Mayroon pa, ngunit sa susunod na lamang nating pagkikita, doon ko na lang babanggitin ng iba pa. Pasensya ka na't kailangan ko nang umalis." Wala nang nagawa pa ang tiyo at hinayaan na lamang na makaalis ito. Nang mangyari ngayon, napag-isip-isip niya na masyadong importante ang mga binitawang salita ng matanda, kaya kailangan niya itong sundin. Dito na naikwento sa akin ng tiyo ang pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Isang araw, habang siya nagluluto ng kanyang kakainin,
may mag-asawang nagtungo sa kanyang tahanan. Hinahanap ng mga ito si Apo at nais daw nilang magpagamot ang kanilang anak na may sakit. Sabi namang ng tiyo'y matagal nang wala si Apo kaya hindi na nito kayang pagalingin ng kanyang anak. Ngunit sinabi rin ng tiyo na naituro sa kanya ang ilan sa mga kaalaman sa panggagamot ng matanda. Kaya naman nagkaroon ng ngiti sa mga mata ang mag-asawa at nagtanong ang tiyo. Ilang taon na po bang inyong anak at saka nasaan po siya? Tanong ng tiyo Larry. Nasa bahay. Medyo may kalayuan iho pero babayaran ka namin kahit na magkano ang gustuhin mo. Kahit na ibenta pa namin ang aming ari-arian. Pagmamakaawa naman ng lalaki. Sige na iho, siya na lamang ang natitira naming anak. Pakiusap. Dagdag pa ng babae. Sige po, wala po akong pakialam kung hindi niyo ako babayaran. Masaya na ako na mapapagaling ko ang inyong anak. Pero hindi ko po kayang ipangako na gagaling siya sa akin ng 100%. Nasaan na po ba siya? Dahil nga doon, pinapasok muna niya ang mag-asawa sa loob ng kanyang tahanan at tinapos munang maluto ang kanyang pagkain. Matapos mailuto ito, hinain niya na ito sa pagkainan at inalok munang kumain ng mag-asawa. Ngunit tumanggi ang mga ito sapagkat masyado na raw nakakahiya kaya naman hinintay na lamang nila ang tiyo na tapusin ang kanyang kinakain. Nang matapos ngay agad na rin silang naghanda upang tunguhin ang tahanan ng mag-asawa, walang pag-aalinlangan na sumama ang tiyo sapagkat alam niya sa kanyang sarili na may mabubuting puso ang mga ito. Ramdam niya ang lungkot sa mga mukha ng mag-asawang yon. Nang makalipas ang ilang oras na lakaran, narating na rin nila ang isang ilog at sa ilog na yon sila tatawid upang makarating sa tahanan ng mag-asawa. Pasensya ka na iho kung masyadong malayo ang aming tahanan. Paghingi ng pasensya ng lalaki. Maiba lang ako iho, may nobya ka na ba? Tanong naman ng babae. Wala pa po ate. Ano ka pa naman mahal, nakakahiya naman sa binata. Pagbabawal naman ng lalaki sa kanyang asawa. Ano ka rin mahal, wala namang masama. Dalaga rin ang anak mo. Ayaw mo bang magkaroon ng apo? Tugon naman ng babae sa kanyang asawa. Napailing na lamang ang lalaki sa mga tinura ng kanyang mahal na asawa. Si Tiyo Larry naman ay napangiti ng kaunti hanggang sa marating na nilang nasabing tahanan. Agad na naunang pumasok ang babae matapos nitong buksan ng pintuan na gawa lamang sa kawayan. Agad namang sumunod ang lalaki na makapasok na ito sa loob. Sumabay na rin ng tiyo at nakita ang isang tahanan na napakasimple ngunit napakaayos na mga kagamitan. Alam ng tiyo na malinis ang pamilyang ito sa kanilang munting tahanan. Nang inilibot pa ni tiyo ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang silid. Alam niyang naroon ang kanyang gagamutin. Kaya naman noong tumingin ito sa mag-asawa, alam na nila ang nais na itanong ng tiyo, kaya naman agad silang nagtungo sa harapan ng silid at hinawi ang isang tela na nagsisilbing pintuan nito. Nang pumasok ang tiyo, laking gulat nito nang makitang isang napakagandang dalaga ang nakahiga sa isang makipot na papag. Napangiti naman ito nang malamang si Lydia pala ang babaeng yon. Masayang lumapit ang tiyo sa babae at hinawakan ang kamay nito. Nakaramdam ng kaunting kaba ang tiyo sapagkat ito ang unang beses na nahawakan niya ang kamay ng isang babaeng kanyang pinapangarap. Kayo po palang mga magulang ni Lydia? Tanong nito sa mag-asawa. Nagtaka naman ang mga ito nang malaman ng tiyo ang tunay ng ngalan ng kanilang anak. Magkakilala ba kayo? Tanong ng babae sa kanya. Opo, nagkita na kami noon. Matapos nga ang maikling pag-uusap, agad na kinuha ni Tiyo Larry ang kanyang mga kagamitan, mga langis at ibang mga dahon na itinuro sa kanya ng kanyang guro.
sa maniwala kayo at sa hindi, pagkadikit na pagkadikit ng Teo sa anting-anting niya sa balat ng dalaga sa may bandang dibdib, mabilis itong nagmulat ng kanyang mga mata. Maging ang Teo ay nagulat rin sa kanyang nagawa. Alam niya sa sarili na hindi basta-basta ang mabilis ang paggaling ng dalaga, kaya naman natuwa rin ito. Nang niyakap ng mag-asawa ang kanilang anak na si Lydia, si Lydia naman ay naluluha nang makita ang kanyang mga magulang na nakayakap sa kanya. Hindi pa natatanong ni Lydia ang mukha ng Teo sapagkat nakaharang pa ang kanyang mga magulang. Hindi naman nanais pa ng Teo na magtagal kahit na gustong gusto niyang makausap ang dalaga sapagkat ayaw nitong maistorbo ang sandaling kasiyahan ng mag-iina. Agad na lumabas ang Teo mula sa silid, binitbit ang kanyang mga kagamitan at lumabas ng tuluyan sa tahanang yon. Nang ilang hakbang pang nalalayo ng Teo, bigla itong napatigil ng makarinig ng isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Agad na lumingon ang Teo sa kanyang pinanggalingan at nakitang napakagandang mukha ni Lydia. Tumatakbo ito na nakangiti habang papalapit sa kanya. Ang Teo'y hindi malaman kung ano ang mararamdaman noong mga oras na yon, hanggang sa niyakap ng dalaga ang Teo. Namula naman ang pisngi ng Teo sa ginawang iyon ni Lydia. Nang mapagpasya nila na doon muna magpalipas ng gabi ang Teo, Larry, sapagkat nais nilang magpasalamat dito. Nais din nilang malaman kung ano bang nangyayari kay Lydia, kung bakit bigla na lamang itong nawawala sa ulirat. Nang makatapos ang kanilang hapunan, masaya ang dalawa na nag-uusap sa tabi ng bintana nang may mapansin na kakaiba ang Teo sa puno na nasa kanilang harapan. Isang puno na may mayabong na dahon, batid ng Teo na mayroong isang nilalangang nakamasid sa kanila, kaya naman inaya na ng Teo ang dalaga na matulog na. Sumunod naman ito sa tura ng Teo. Lingid sa kaalaman ng mag-anak na naroon sa tahanang yon ang peligrong kanilang haharapin. Nang papasok na sana ang dalaga sa kanyang silid, biglang pumukas ng napakalakas ang pinto. Animoy may isang napakalakas na puwersa ang nagbukas nito. Nagulat ang lahat, maging ang Teo, Larry, ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ngunit ang mag-anak na naroon, hindi nakikita ang isang nilalang. Natanaw na tanaw ng Teo ang itsura. Isa raw itong lalaki na may mahahabang tainga at kulay berde ang kulay. Masyado rin daw itong mataas kung ikukumpara sa mga normal na tao. Napalingon kaagad ang Teo sa mag-asawa't sa dalagang si Lydia. Napansin niyang tila hindi nila nakikita ang nilalang na unti-unting lumalapit sa dalaga. Nang mga ilang hakbang na lamang ang distansya nito kay Lydia, agad na lumapit ang Teo sa nilalang na yon at binigyan ito ng isang malakas na suntok sa panga. Nagulat naman ang nilalang nang malamang nakikita pala siya ng Teo, maging ang mga kasama niya sa loob ng tahanang yun ay nagulat at nagtataka sa mga kinikilos ng Teo. Iniisip nila na tila nasisiraan ng Teo sa kanyang mga ginagawa. Nang makita ng Teo na tila hindi nasaktan ng nilalang na yon, agad itong gumanti. Isang napakalakas na sampalang binitawan ng napakalaking lalaking yon. Ngunit mabilis namang nakaiwas ang Teo. Nagtataka pa rin ang lahat kung bakit tumatakbo ng paikot-ikot ang Teo, Larry, sa kanilang tahanan na tila nasisiraan na ng bait. Nang bigla na lamang umangat ang buong katawan ng Teo, kitang-kita nila kung paano umangat ang katawan nito habang tila hindi makahinga. Sinasakal na pala siya ng isang nilalang na siya lamang ang nakakakita. Natatakot naman ang mag-iina sa kanilang nasasaksihan. Nang magsalita ang Teo, kahit nahihirapan ito sa kanyang sitwasyon, pilit niyang binanggit ang salitang asin. Alam na ni Lydia kung ano ang ibig sabihin nito. Agad na tumakbo ang dalaga sa kanilang kusina upang kumuha ng asin. Ngunit noong naroon na siya sa kusina, bigla itong nalungkot nang makitang wala ng laman ng kanilang lalagyan ng asin. Agad na bumalik ang dalaga sa kinaroroonan ng Teo at sinabing wala silang asin. Hindi naman makagalawang mag-asawa sa kanilang kinatatayuan.
Nang biglang hinawakan ng tiyo ang kanyang anting-anting at mabilis na idinikit sa braso ng nilalang na yon, agad naman siyang nabitawan nito at doon na nagsigawan ng mag-asawa nang makita na nila ang nilalang. Matapos itong madikitan ng anting-anting ng tiyo Larry, matapang na lumapit ang tiyo sa kanya at muling inilapit ang anting-anting, natakot man ang nilalang at mabilis na lumabas sa tahanang yon. Sabi sa akin ng tiyo, isa raw itong tamao, isang uri ng engkantong itim at mahilig mambiktima ng mga magagandang dalaga. Kaya naman, doon na napagtanto ng tiyo na iyon pala ang dahilan kung bakit hindi nagigising si Lydia sa kanyang pagkatulog, sapagkat nais siya nitong dalhin sa kanilang kaharian. Mabuti na lamang talaga at naroon ang tiyo Larry. Agad namang umalis ang mag-iina sa lugar na yon at humanap ng panibagong malilipatang tahanan sa lugar na marami silang mga kapitbahay. Di rin nagtagal, nagkagustuhan sila ng dalagang si Lydia hanggang sa umantong sila sa pag-iisang dibdib. Ilang taon pang lumipas, nagkaroon sila ng tatlong anak, yun na ngayong aking mga pinsan. Pero isang araw, habang abala sa pagtatrabaho ang tiyo sa bukid, nagpakita na naman sa kanyang matanda na nagmamay-ari ng anting-anting. Larry, ipagpatawad mo ang aking sasabihin, pero kailangan mong sumunod sa aking mga utos. Mas ikabubuti kung hihiwalay ka na ng tirahan sa iyong pamilya. Nakaramdam ako ng isang panganib. Natatakot din ako na baka madamay pang iyong mga mahal sa buhay. At saka Larry, yung anting-anting, kailangan mong madasalan tuwing unang Biyernes ng buwan. Kung hindi, tuluyan na itong mawawala ng bisa. Sobra na kasi ang paggamit mo rito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyo. Malungkot na balita sa kanya ng matanda. Ilang araw pang nag-isip-isip ang tiyo hanggang sa isang gabi, mayroong grupo na naman ng aswang ang lumusob sa kanilang titirhan. Masyadong mababangis ang mga aswang na yon, ngunit tila siya lamang ang punterya ng mga ito. Sapagkat noong lumabas ang tiyo Larry upang sagupain ang mga aswang, napansin niyang napakarami ng mga ito. Babalik pa sana siya sa loob ng tahanan nila ngunit mayroon ng mga aswang ang humarang dito. Wala nang nagawa pa ang tiyo kundi ang ilayo ang mga aswang mula sa kanyang pamilya. Nais niyang mailigtas ang mga buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman, walang pag-aalinlangan na tumakbo ang tiyo patungo sa kubo ng kanyang guro na si Apo. Dito na niya nalaman na siya lamang palang nais na atakihin ang mga ito. Nasa mayigit 10 aswang raw ang sumusunod sa kanya noong mga oras na yon nang makarating ang tiyo sa masukal na daanan. Dito na siya napahinto nang makitang muli ang matanda. Yung matanda na nagbigay ng anting-anting sa kanya. Nakangiti lamang ito't naglabas ng isang makinang na bagay. Dahil nga doon, nagsialisan ng mga aswang na humahabol kay tiyo. Sabi pa ng matanda, humina na raw ang anting-anting ng tiyo Larry, kaya kailangan na itong maorasyonan. At ang tanging paraan lamang upang magawa yon ay ang magsarili siya ng tahanan. Dito na naisip ng tiyo na tama ang mga sinasabi ng matanda sa kanya. Kailangan niyang lumayo sa kanyang pamilya upang hindi na sila madami pa sa mga kapahamakan dulot ng anting-anting. Kinabukasan, ipinaliwanag niya naman ito sa kanyang mga anak at sa asawang si Lydia at naintindihan naman siya ng mga ito. Pero paminsan-minsan daw ay dumadalaw din sila sa bagong tahanan ng tiyo Larry. Mapasa hanggang ngayon ay naroon pa rin ang tiyo Larry sa tahanan yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Pagpasensya niyo na lamang kung medyo napahaba ang kwento ko.